What's up mga traders? Sa video na to, pag-uusapan natin yung pagbabasa ng mga candlesticks. Kapag beginner na trader ka, ang isa sa pinaka-importanteng component ng technical analysis ay ang candlestick dahil ito yung binabasa natin sa chart. So, to give you a glimpse, ito yung mga green and red na makikita nyo sa mga traders at sa mga charts na pinopost nila. So, let's go! Define muna natin yung candlestick. What is a candlestick? Candlestick is a type of price chart that displays the closing, opening, high, and low. So, tatandaan niyo po yung term na OHLC, opening, high, low, close. Okay? Opening, high, low, close. Tama, OHLC. So, candlestick pattern naman. So, sa mga candlestick na yan, may mga pattern silang nabubuo kapag ka from time to time nadidikit-dikit sila. Yung tinatawag natin pattern. It's a signal for traders kung kailan sila maglulong. Ibig sabihin po ng long ay yung buying. And kung kailan sila magsushort, ibig sabihin ay yung selling naman po. Alright, so discuss natin. So, ito po yung tinatawag. Ito yung sinasabi ko kanina na OHLC. So, kapag green yung candlestick, ito po yung tinatawag natin bullish candlestick. Ibig sabihin, mas marami or mas powerful yung mga buyers sa price or sa chart na to. Kapag naman yung kulay red, ito yung tinatawag natin bearish or yung mga pababa. Pababa yung red po, no? Identify natin sila. So, kapag kulay green or bullish candlestick, ito po yung opening nila. Kapag kulay green, ito yung tinatawag nating bullish candlestick. May dalawang parts yan. Ito yung tinatawag nating body. Yung makikita nyo dito, ito yung solid. Yan yung body. And then yung dalawang lines up and down, ito yung tinatawag nating wicks. So, isa-isahin natin yung part nila. Ibig sabihin ng opening, ito. Ibig sabihin, from baba, okay, dyan nagsimula yung price, tapos umaakyat. Okay? Umaakyat. Alright, ganun yung movement niyan. So, ibig sabihin, dun muna tayo sa body. Dito nag-open, dire-diretso, umaakit yung price, tapos dito nag-close. Yun po yung bullish candlestick. So, paano yung mga wicks na yon? Ibig sabihin kasi lowest, hindi naman kasi ang movement ng market, hindi lang dire-diretso pataas, hindi lang dire-diretso pababa. Nagfa-fluctuate siya. Alright, you know the term fluctuate? Ibig sabihin, babataas, nagbabago siya. So, ganito siya. Yung opening, alright, yan, nakikita nyo, bababa muna siya. Alright, bumababa, alright, bumababa. And then, tsaka babalik pataas, alright, babalik hanggang sa highest, hanggang sa bababa ulit. Kumbaga, breathe in, tapos breathe out. Okay, bababa siya ng konti. So, parang ganun yung movement po ng bullish candlestick. While yung bearish candlestick, kabaligtaran naman po. So, opening, okay, so ayan yung opening dito sa taas. Tataas muna. Kumbaga sa una, magiging color green pa nga yan eh. Tataas muna ganyan. Alright, tapos biglang bababa. Pinupush siya ng mga bears. Maraming seller. Alright, bumababa. Ayan, hanggang sa na-form na yung body niya. Alright, bababa hanggang lowest. Okay, naka-breathe out. Tapos biglang tataas ng konti. Okay, breathe in ng konti. Tapos close. Okay, ganun yung nangyayari. Ganun po yung movement ng bullish and bearish candlestick. So, paano mo malalaman kapag malakas ang isang candlestick? May tinatawag tayong a sign of strength is when the body is bigger than the wick. Ibig sabihin ko, kapag mas malaki po yung body niya kaysa dun sa mga wicks niya, ibig sabihin sobrang lakas ng candle na yon. Alright, tatandaan nyo yun. Katulad po nito, ibig sabihin talagang dominant yung mga buyers dyan sa candle na yan. So, kapag naman mas malaki yung wick, ibig sabihin sign of rejection yon. Ibig sabihin counter. Opposite direction, nagpapasukan. Kung green siya, ibig sabihin ng wick kasi na to, alright, sa green na to, ang ibig sabihin ng wick na yan, yung mga seller yan, pinupush nila pababa. Pero at the end, nanaig pa rin yung mga buyers. So, ito naman, tingnan nyo, parang katamtaman lang pag may mga konting nakalawit up and down. And then ito, kasi yan. So, yan lang po yung strength niya. And same thing with the bearish candlestick. So, ganun lang din po yung strength nila. So, ito yung mga pattern na tinatawag. Ito yung isa sa mga example ng pattern. May tinatawag tayong engulfing. Ibig sabihin po ng engulf, parang na-overshadow, natatakpan. Diba? Engulfing. So, pag sinabi natin bullish engulfing, ibig sabihin yung last candle po ay kulay pula. And then, biglang natakpan. Diba? Kung papapansin niyo po dito, parang natakpan siya ng green, 'di ba? Ibig sabihin talagang nagpasukan yung mga buyers diyan. Una, ibig sabihin, parang ang kwento kasi nung candle na to, ibig sabihin dito sa part na to, una nandiyan yung mga seller eh. Tapos biglang okay, sabi ng mga buyer, ang daming seller doon. Let's go, pasok tayo. Biglang nagpasukan ng marami yung mga buyers. So kaya para siyang na-engulf. And same thing with bearish engulfing, kabaligtaran naman po. Nandiyan yung mga buyer, tapos biglang nagpasukan yung mga seller.
Then, we have doji. So, ito yung mga common na common. Yan dalawa kasi na yun yung top 2 na super common na candlestick pattern. So, yung doji po, ibig sabihin ng doji, indecision. Ibig sabihin, neither buying, neither selling. Ibig sabihin, dikit yung laban, pantay yung war between the buyers and the seller. Kung mapapansin nyo, ito pa example ng doji. Ito yung pinaka-doji, ah. Huwag nyo muna tingnan itong gravestone and butterfly. So, yung doji, green and red. Pero, kapag sinabi ba coach na red yung doji na yan, ibig sabihin mas marami ang seller dyan? No po, hindi po ganun yun. No matter what their color is, still neutral po yan, neutrality. Ibig sabihin kasi niyan, lumalaban dito yung mga seller, lumalaban dito yung mga buyer. And same thing here, lumalaban dito yung mga seller, lumalaban dito yung mga buyer. Tapos pantay lang sila halos. So, doji. So, may mga tawag tayo sa patterns ng doji. Una yung gravestone doji. Looks like a shooting star. Okay, sa gravestone doji, ganito itsura niya. May malaking candle, tapos parang may shooting star na kulay pula, and then may red na. So, ibig sabihin po nito, from malakas yung ano eh, yung movement ng price from that, di ba? Nagsimula siya sa green na to. And then unti-unti nang nagpapasukan yung mga seller. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng price rejection hanggang sa bumaba na siya ng bumaba. And same thing with butterfly doji. Ayan, pababa siya. Nakita nyo parang butterfly siya na may pakpak na ganun. So, red muna siya. Pinupush siya ng mga sellers hanggang sa iyan na. Hammer, tingnan nyo to. Ito yung parang sign of reversal. So, yung hammer na to, tignan nyo, itsurang hammer nga naman. Diba? Kung fan kayo ng Thor, diba? Parang yung hinahagis ni Thor, ganyan siya. Ayan, looks like a hammer hanggang saan. Ibig sabihin kasi nito, nagkaroon na ng bearish na mga pumapasok yung mga bears, pero pinush pa rin ng mga buyers hanggang sa dumiradiretso siya pataas. So, yun yung parang story niya. So, 3 candles in momentum. May tinatawag tayong 3 black crows, then 3 white soldiers. Pag black crows, medyo contradicting yung name niya, no? Hindi naman black, kulay pula. Well, kasi po yung forex noon, black and white talaga yung original color ng candle niya. So, 3 black crows po. Ibig sabihin, tatlong sunod-sunod lang na bearish candle. Yun lang. Ibig sabihin, pag nagtatlong sunod-sunod yan, mataas po na sign yan na magkakaroon na ng parang pagbaba talaga ni market. Kasi yan, nakita mo, nagpapasukan na talaga yung mga bears. And then, same thing with 3 white soldiers or yung mga green na to. Bull candles, dire-diretso pataas, tatlo. So, ibig sabihin, nasa momentum na yung mga buyers. So, practice spotting these candlestick patterns using TradingView. So, spot nyo lang po. If you have learned something on this video, please like, subscribe, and leave a comment below kung ano pang mga next na forex contents, tips, and advice ang ibibigay ko sa inyo dito sa YouTube channel. See you sa next na video!